Halos na sinuri ng Mindanao State University ang nakitaan ng microplastics. Sabi ng Department of Health, kahit wala pang sapat na pag-aaral sa epekto nito sa katawan kapag nakain ng tao, hindi pa rin ito dapat ipagsawalang bahala. Babalita si JC Cosicor. 30 bangus ang kinuhanan ng sample sa kasinuri ng Mindanao State University. At lumabas dito na 29 o halos lahat may microplastic. Ito yung mga maliliit o durog na peraso ng plastic na sa sobrang liit ay hindi nakita ng ating mga mata. Nasa 5 hanggang 10 microplastic ang nakita sa loob ng bawat bangus. Iisa raw ang implikasyon sa pinanggalingang fish cage ng mga bangus sa Nasipit at Butuan City sa Agusan del Norte. It means yung mga water, yung tubig na nasa cage na yun is contaminated with microplastic. Noong 2019, nakitaan na rin ng microplastics ang mga talaba at iba pang fish species sa Tikalan, San Juan, Batangas, base sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University. We're living in a plasticine, in a plastic world. It's a wake-up call for us na plastics is everywhere. Then we have to do something about it. The worst is yet to come if we don't do something about it. Kaya panahon na raw para paigtingin ang pagpapatupad ng mga panuntunan sa tamang pagtatapon ng basura, lalo na ng single-use plastics. Kung kakayanin natin na i-minimize ang paggamit ng ating mga single-use plastics, no? Kung pwede tayong mag-promote ng mga reusables. Sabi naman ng Health Department, wala pang sapat na pag-aaral para matukoy ang epekto ng microplastics sa ating kalusugan. Pero di raw ito dapat ipagsawalang bahala. Sabi nga nila, ang basurang tinapon mo babalik sa'yo. Para sa 1PH, JC Cosicor, News 5.